Okay, mga ka-vloggers, open natin yung prescatuna na galing sa ating relatives. I-upgrade natin siya ng luto para maging ulam na kasarap-sarap. Yan po. Flaxseed oil po yan. Tapos i-drain po natin siya. So, anin na prescatuna po yung binuksan namin. I-drain nyo lang po yung sabaw niya at yung oil sa strainer. Then, pagka na-drain na po siya, ipatuyo lang natin mabuti. Kasi pagka pinrito natin yan, tatasik yan sa yung mantika. Drain natin yan, hiwa muna tayo ng sibuyas. So, mga isang sibuyas na pula, dalawang sibuyas na puti. Tapos, sunod natin yung sealing green. So, mga tatlong piraso yan. Tuwain lang natin na siyang pa-slice. Sunod natin hiwain yung luya. Slice lang natin siya ng mince. 2 thumbs of ano yan, ginger. So yun. Hiwa natin. Pwede na natin siya pagsamasamahin. Habang hinihintay natin mag-drain yung tuna, mahiwalay yung sabaw dun sa laman. So yan, imimince na po natin yung luya. Pinong-pinong hiwa lang po para medyo maliit. Pag kinagat eh, hindi masyadong maano sa panlasa. So, sunod po natin, i-mix na po natin siya sa mixing bowl. Yan po natin nihihalo lahat ng ating ingredients. So, susunod po natin is i-prito na yung cured tuna. Ayan. I-prito lang po natin siya sa may mantika. Mainit. Medyo matagal po ang process ng pag-prito nito. Kaya medyo taste-taste lang tayo. Tayo po natin siya maging golden brown. So, mamaya kapakita ko po sa inyo ang itsura niya pagka na-prito na. So, after i-prito siya, magiging ganyan po yung itsura niya, brown na brown. So, para magiging crunchy po yung itsura niya. So, para mas masarap po yung lasa niya. Pagka kasi hindi po siya pritong-prito, malasa po siya. So, i-drain na po natin ulit siya para mahiwalay yung mantika dun sa laman. So, ngayon pag na-drain na, i-mix na natin siya. Maglagay tayo ng 3 tablespoon of mayonnaise. So, pepper, siguro mga 2 balot, 3, plus isunod natin is yung magic sarap yung dadagdag sa alat natin. Kalamansi juice, siguro mga 10 na kalamansi yung nilagay ko. So then baking, konti lang. Sunod natin yung cold flake tuna, so ihalo natin siya. So mapasin nyo, haluin ko na siya. Lalagyan po natin siya ng sugar. Siguro mga 2 tablespoons. And then yung more seasoning. More seasoning, 2 tablespoons din po. Yung detailed na measurement, ilalagay ko po sa description niya mamaya. So, i-mix-mix po natin siya. Hanggang maging evenly mix na siya. So, medyo napansin ko, kulang siya sa mayonnaise. Pero hindi ko po yung tinitikman kasi alam ko masarap na po yan. Nagdagan po natin ng konting mayonnaise. Ayan. Mix-mix lang po. Hanggang mahalo yung mga flavors na. Nagdagan na po natin siya ng chicharon. Itapins po natin. Yung 4 balot na chicharon yung nilagay ko. Kayo po, depende po sa inyo kung ilan po yung gusto ninyo. Mga 4 po yung nailagay ko. Dagdag crunchiness po yan dun sa chicharon. Mas masarap po yan ni-serve yung chicharon pagka kakainin nyo na. Kasi pagka nagtagal yung chicharon, tumukunat. So, i-mix lang natin and then serve. Yan. Thank you mga ka- viewers.